sa Laguna po ang service natin ngayon sa may La Guerta, San Vicente, Laguna, San Pedro. Basta yun, nakita nyo lang sa Google Maps, papakita ko sa inyo. Medyo traffic dito sa ano, kasi ginagawa pa kasi yung kalsada rito sa gitna, may mga hukay pa yung Maynila yata. Turn right after Uritex Home Run Furniture on the right. So discuss ko lang itong magpapaservice si Sir Andong, Andong Beroya yata, kalimutan ko na. Ang problema ng ordinary sewing machine niya, ayaw daw tumahi sa makapal dahil matagal daw itong hindi nagamit, so ngayon niya lang gagamitin ulit. So iniisip ko baka may problema sa setting ng karayom or baka may mga kinalawang na napyesa, malaman natin mamaya. Okay, so halos first time kong dumaan dito. Yun pala, may road construction. Dito na ako sa Victoria Avenue. Ayun, tangin, no? Ang lalim nung ano. Tangin ko na. Rehabilitation of Magsaysay Road at Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Tayong konti. Okay, dumating din. Ito yung bahay nila, sir. Sir Andong. Morning po. Morning. Mhm. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no, ano, papaalihan ko yung lalagyan doon eh. Ngayon ko lang nabuksan ulit kasi nagwo-work ako. Mhm. Ito na talaga yung belt na gamit nyo. Oh. Ang laki, ano? Pinaltan ko ng mas ano kasi ginawa ko lang yan. Sinauna na yan, nagkantaan ano na yung mga ano yung sa mga nagkakagamit. Kailangan po ng gunting, sinulid. Sinulid, ano pa? Ayun lang muna. Ito ba yung tinatahi nyo ngayon? Ito tela? Puro pang ano sa kasal ang gagawin ko ngayon eh. Ay talaga nagtatahiyo kayo? Dati, 30 years na, pero tumigil ako kasi nag-abroad tapos umuwi, nag-work na ako. Hindi ano sa akin ang tahin noon pag ngayon. Iba na yung ano. Siguro maganda iikot po natin. Kasi nakakasilaw yung araw. Yan. Okay. Dito. Ayan. Opo nyo, mas mababa yun eh. Kaya okay lang to. Okay lang eh. Kasi kayo, pang saan. Pagka makapal na sir, yung ano ba, like yung ganito, diba, nananahi kayo, tapos umano na sa laking na ganyan, nagano na siya, nagpapatid na, tapos minsan nagbo-broken line na yung ano niya. Okay. Ito lang ho ang karayom nyo, na available. Meron pa kayong ibang size? Sobrang laki ng ano ha, lubid nyo ha. Pwede naman. Angat lang muna natin. Parang saliwa. Oh, saliwa nga. Saliwa, sir? Oh, saliwa pala itong makina nyo. Iba yung pasalabas. Made in US. Ano pa yan? Minala pa yan ng nanay ko doon sa ninang niya. Ngayon ko na lang uli sir na buksan eh. Eh paggamit ko biglang ganyan na nangyari. Hindi ko na maano eh. Check ko lang yung shadow look niya kung patulis pa. Wala akong hindi ako magresign, hindi ako makakapanahin ng ganyan.
Kasi December ako nag-design, so ngayon lang hindi ako mag-design. Meron ako electric, kaya lang ito mas gusto kong gamitin eh. Oo. Saan mo kayo nag-resign? Ha? Anong work nyo? Sa American Express. Ganda yung trabaho nyo dun ah. 56 na ako eh. Hindi, pahinintay ng ilang taon na lang. Naka-retirement. Yes. Eh, nagkasakit kong kapatid ko eh. Kami lang dalawa, walang asawa. Eh, hindi ko na rin yun, no? Mas importante kasi yung pag-aalaga. Sa ang pera kayo, hindi ka naman yun. May nababantay mo yung tao. Yung kayo. Nice, okay pa yung ano niya, shuttle look niya. Totoo ako, parang di, ito kasi, pag binabakas ko na, iba na yun eh, yung pinaka-ano niya. Okay, saan yun. Yan, okay pa yun ba? Hmm. Sabi niyo, may problema rito sa tensioner, ano? Hindi mo kasi ako ganun kung mag-ano yun. Ito naman, ano. Basta ako linis lang, balik sa dati. Okay. Akala ko nga sir, hindi kayo makaka-reply eh, kasi hindi. Hindi ako makakatuloy. Sinabang ako talaga yung ano niya sir, kasi wala akong makuha magaling na ano, nakailang ano na ako eh. Ah, meron na ako ba? Kaya YouTube nyo, sabi ko magaling itong hindi ko sinabi na ano, basta sabi ko mas okay, you know. Apaka-PRT na po yung ano. Mag-inata YouTube pala kayo. Oo nga ho eh. Late na nga ho ako nag-YouTube eh. Hindi na followers ni Bobby, hindi ba? Mabot pa lang ho ng ano, 4,000. At least meron na. So ito ho, size 14 or 11. Parang manipis eh. May maliit yan yung isa. Okay. Medyo nakatingala na siya. Pero mostly binibili ko 11. Pagka halimbawa may makapal, dapat to gamitan nyo na ng 14. 14. Okay. Mga bago naman ho ito eh, no? Maganda pa yung mga karayom nyo. Okay. Ito sabi niya may problema yeah, dito. Pag tinanggal na siya, baklas, parang ano na siya, hindi na siya nakuinta. Ito test natin. Mabilis na mabilis na malong. Hindi na siya nagpe-permanent na isang ano lang. Okay naman ito. Magana. Kaya lang yung pinaka ano niya, yung pinaka wire niya na ano. Ito? Yung take-up spring? Kasi pag tinatanggal ko yan, oh, iba na siya, hindi, okay naman, kaya lang hindi na siya nag-permanent na yung tamang ano lang siya na dati. Na hindi ko na kailangan pigitin, ano eh. Oo. Tingnan natin, baka may dumi. Okay, since na ang naging problema nung kay Sir Andong ay yung tensioner, mas maganda kong ma-explain ko na rin kung paano arrangement nitong tensioner kung sakali na makalikot at matanggal ng mga bata. So, hindi naman every time mababantayan natin to. Okay, so alisin ko muna itong sinulid.
And then ito, dahil bagong makina na to, bagong style, ito wala na siyang lock dito. Tuloy-tuloy niya matatanggal itong tension knob. Kasi kung dun sa mga dating model, meron pa tong pinaka gipling dito, yung maiksi na tulis. So meron siya dyan. Tapos yun yung aangkla dito. May ito naman, may mga butas-butas ito. Katulad nito, ito meron pala siyang butas. Pero parang props lang kasi hindi naman talaga siya butas. Ano, yung ibang butas sa kanya eh, hindi naman talaga butas. So yung gitling na sinasabi ko dito sa tension knob, doon yung shoot sa mga butas-butas na yon, paikot. Dito siya shoot sa butas-butas. Okay. Medyo nag-aalangan yung ating camera. And then, bakit siya tumutusok doon sa butas-butas? Kasi pag tinanggal natin ito, itong cover na to na may marking, meron pa siyang ganito. So yung gitling, okay, na nandito, dito siya tatama. Ang purpose niya, lulusot lang siya rito sa cover na may marking na may butas-butas, lulusot lang siya at tapos paglusot niya, dito siya babangga. So kasi sa mga dating mga tensioner, matitigas ang spring. Isang full motion mo lang nun, pag ikot niya dyan, babangga na naman ulit. Isang full motion mo nun, mag-a-adjust yung tension mo from 1 papuntang 9. Or from 0 papuntang 9. So kung nandito, naka-adjust siya ng 0, naka-adjust siya ng 9, tapos iikot mo counterclockwise. So, paano ba? Pag inikot mo ng counterclockwise, from 9, mapupunta siya pababa sa 0. So, pag bangga niya rito, automatic, naka-0 na yung marking nun. Ang problema lang, wala tayong makina na pwedeng i-demo sa inyo na ganun ang ano niya. Ang sistema niya, yung mga dating tensioner pa. Tapos, ganun din, pag nandito ang setting ng tension knob, naka-0, pag inikot mo siya clockwise, eto yung binabanggit ko ha, pag inikot nyo tong tension knob clockwise, magiging ano siya, mapupunta siya sa 9. So from 0, unti-unti nyo iniikot clockwise, hanggang sa makarating siya sa 9, so yun din ang hangganan niya, babangga na siya ulit dito. Kaya yun yung purpose nito. Kaya yan ang kasunod. Ang mga spring dati, hindi katulad nito na malalambot. Alisin ko lang to. Yung kasunod niyan, yung spring na. Yan, yung spring. Ito kasi malambot ito. Medyo manipis siya. Meron kasi yung mga spring kasi dati, matigas na konting pihit lang ay malaking epekto dun sa tension. Tapos ang tension post dati ng mga makina, hindi ganito kasinsin yung ano, hindi ganito kaslanting yung thread niya. Mas slanting pa yon. So, konting ikot mo lang, isang full motion na ikot, kumbaga isang 360 degrees na ikot, malaki na iuusog niya. Mapupunta na kagad doon yung kanyang tension knob. Hindi katulad nitong tension knob natin na itong tension post pala natin na medyo hindi pa slanting yung thread niya. Kahit tatlong ikot pa gawin nyo, hindi niya kagad maiuusog yung sarili niya papunta ron. So maraming ikot ang gagawin mo para makarating siya mula rito papunta doon. Thank you.
pakita ko lang sa inyo ano yung sinasabi kong pag-ikot. Bawa katulad niyan, ikutin natin to ng isang full motion. Ayan o, konti lang ang inusog niya. So, isa pa. Ayan. Okay. Oh, dalawang full motion na yon. Tapos isa pa, ikutin pa natin. Ayan. So, andyan pa lang siya. Isa pa. Ayan. So, ganun kabagal ang usad ng tension knob para makapunta siya ron, para maipit niya yung spring at maipit itong dalawang tension disc na umiipit naman sa sinulid. So, dun sa mga lumang makina, isang ikot mo lang na ganyan, etong tension knob nandoon na kagad. So, mabilis niya madidiinan yung spring para maipit naman itong sinulid na nasa gitna nitong dalawang tension disc. So, yun ang naging problema ng kay Sir Andong. Tutuloy ko lang yung arrangement nitong ating tension disc, tension assembly. So, after nyo makuha ito, ito naman. Tapos, pag nakuha nitong dalawang tension disc, magkaharap po yan. Yan ang forma nila. Yan ang maiiwan. So, usually, ganun lang naman. Pag pinaglaruan ng bata, natanggal ito. Pag natanggal nila to, tuloy-tuloy na nila matatanggal tong iba pa. Ayan yung mga nandiyan dyan. So, ngayon naman, ibabalik naman natin lahat. Ito, pwede nyo nang sundan para kung sakali na pagdating nyo sa bahay or one time, makita nyo na tanggal na yung tension assembly nyo, ganito nyo lang po susundan. So, ito una, kabit nyo ng paganito. Na-focus na natin camera. Yan, unang tension disc. Pangalawang tension disc. Magkaharap sila. Doon ngayon mapupunta yung sinulid, doon may ipit. Sunod, ito naman. Ngayon natin sa gilid yung camera para makita nyo kung paano ang suot niya. Yan. Tapos nyan, yung spring. Pagkatapos nyan, ito naman. Pagkatapos nyan, ito naman. Pagkatapos ng lahat na yan, ito na ang kanyang tension knob. So, ingatan nyo lang na huwag nyo maisuksok ng patagilid kasi baka matuluyang malostred yung ano nyo, tension post. So, yun lang. Ito naman, na hindi naman yan, sa bagay, sabihin natin na pati yan kinalikot ng bata. So, ang gagawin nyo dyan, wala na kayong ibang i-adjust doon, kundi gamitan nyo lang to ng long nose para may forma nyo. Kasi minsan, hatake niya ng bata, hatake ng ganon. So, ang itsura niya, hindi na ganyan. Gamitan nyo lang ng long nose, tapos gayahin nyo yung itsura niyan. I-focus ko lang yung camera para makita nyo kung paano nyo gagayahin ang itsura ng ating take-up spring. Na take-up spring po ang tawag dyan. Ang trabaho niyan, para pagka... Ito, lalagyan ko lang po ng sinulid ah. So ayan, kung makikita nyo, nakakabit yung sinulid dito sa take-up spring. So kapag itong sinulid ay kunwari nilagyan natin ng tahe, pinanat natin ng konti, makikita nyo kung anong trabaho ng take-up spring. Mahahatak siya pag hatak ng take-up dun sa sinulid.
mahahatak siya. Ayun lang ang pinakasagad niyang hatak. Then pagpababa na itong ating take up, mapapansin nyo, hahatakin din ng sinulid, ng take up spring yung sinulid. Ayan o, hinahatak niya rin pababa. So bakit ganun? Kasi para ang sinulid dito sa karayom, kung meron mong mga sobrang sinulid dito, okay, dito, sobrang man siyang sinulid, mahatak siya pabalik dahil dun sa take up spring. So yun lang ang trabaho niya. So may ibang makina na kahit walang take up spring, gumagana naman. Mas maganda lang ang tahe kapag mayroong take up spring kasi walang nakakalat na sinulid dito. Minsan kasi pag nakakalat yung sinulid, baka nahahagit din ng karayom mismo yung sinulid na sobra dun sa kanya. Diyan yung ba talaga ang daan, yung intersection dyan? Oo, oh, yun yung pinakamagandang binigay ko sa inyo daan. Pag nakita nyo yung Heredia kayo dumaan, di ba? Herodias, tama po ba? Doon sa Nueva? Sabi ko sa inyo, huwag kayo doon dumaan. Dito sa may simbahan ng San Pedro, mas maganda, diretso lang kayo. Tapos simbahan ng San Vicente, straightforward na. Kasi minsan doon kayo liliko niya sa kabila, sa Alvarez. Pag doon, maliliko talaga kayo. Kasi ano eh, may nadaanan sa Magsaysay Road. Aha! Ano pala yun? Pwede. May ginagawa pala dun. SM. SM? Yung kalsada? Oo. Kasi gagawin yung SM na yun eh. Yung itaas. Laking SM dun. Kaya nagkakaroon na super traffic. Doon ako napadaan. Sigsag pala doon. Parang first time kaya ata nakadaan doon. Pero mostly, pag napunta kayo dito sa South, saan ang daan nyo pag San Pedro? Na Maria lang talaga yung business. Oo, ganyan. Minsan, munting lupa pa lang, nag-national road na ako eh. Traffic. Traffic nga. Pagpapinaltan niya mga pwede pa? Ang alin po itong tensioner? Okay naman. Okay lang din naman. Pero okay pa ho ito. Okay. Hindi siya ano. Tapos siya masyadong problema. Nadeform lang yung kanyang take-up spring. Pero itong take-up spring, kumbaga ano na lang ho yung accessory na lang yan. Ano po yung ano? Sabi mo? Ito, take-up spring. Oh, yan, yan. Nadeform. Problema lang ng makina ni Sir Andong ay yung tensioner. Actually, nung pag-usap pa lang namin kahapon, binanggit niya na kagad na probably ang problema ng makina niya ay yung tensioner. Pero nung pagdating ko doon, nakita ko na parang mali yung kabit niya ng karayom kasi nga saliwa yung makina niya. At naalala niya rin naman yun. Turn left onto Magsaysay Road. Tapos na hindi natin na-videohan yung paggawa natin ng makina. May mga mali kasing setting dun sa tensioner ng makina niya. Siguro katulad din na ng kwento niya na madalas daw na tatanggal yun ng mga bata. So siguro minsan pagbalik mali na yung pagkakapit ng mga pyesa ng tensioner. So medyo importante din yon para maganda yung tahe tsaka walang sabit. Okay, so going home na po tayo. Dito ulit ang daan natin sa Magsaysay Road, yung medyo pasigsag. Salamat po sa mga subscriber na patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating channel. Abang-abangan nyo pa po, marami po tayong mga tip at saka mga tutorial na mai-upload para sa karagdagang kaalaman. Okay, salamat po! Alaska! Grabe solar panel nila oh! Galing ha! Ayun oh! Halos lahat ng bubong dito naka-solar panel. Okay.
yung group. Leslex. Thank you.